Laking ginhawa para sa mga Pilipino na muli na silang hinahaya ang mga isda sa Panatang Shoal. Apat na taon ding itinaboy ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipino sa pinag-aagawang bahura, pero babala ng ilang eksperto dahil wala namang formal na kasunduan, pwedeng bawiin ng China anumang oras ang pahintulot nito. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, patuloy raw ang pag-uusap ng Pilipinas at ng China para sa isang fishing cooperation. Live mula sa West Philippine Sea, may report si Bam Alegre. Bam! Karan, naglalayag tayo ngayon dito. We're just a few nautical miles away from Panatag Shoal. Hindi katulad ng ating earlier attempt noong Hulyo. Nakapasok tayo sa Panatag Shoal na hindi tayo ginagambala ng Chinese Coast Guard. Narito ang ulat. Suntok sa buwan nang sumubok ang mga mangingisdang kasama ko na bumalik sa Panatag Shoal noong Biyernes ng umaga. Ilang beses na kasi nila itong ginawa para itaboy at takutin lang ng Chinese Coast Guard na nagbabantay sa Panatag Shoal. Pero dahil nabalita ang maganda ang pakikipag-usap ni Pangulong Duterte sa pagpunta niya sa China, sumubok ulit ang mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Sabado ng umaga, nakalapit na ang bangka namin sa Panatag matapos ang 18 oras na paglalayag. Walang nangharang, walang nanakot. Kita namin sa may di kalayuan ang 1 hanggang 3 malalaking barko ng Chinese Coast Guard. Hindi gumalaw, hindi rin kami nilapitan. Hudyat daw sabi ng mga mangingisdang kasama ko, pwede na muli silang mangisda matapos ang 4 na taong paghaharang. Pagdating namin, may mga 8 hanggang 10 grupo ng mangingisda na malayang nakakaikot at nakakapasok sa bahura. Medyo maayos na po ngayon. Inabo ka tulad noon. Hindi na kami binubugaw. Panawal din ang mga maayos. Tuwang-tuwa ang mga mangingisda. Kawilang gamit nila at hindi lambat para di raw mahuli pati mga maliliit na isda. Malalaki at malulusog na isda ang mga unang nahuli. May lapu-lapu, pakol at baritik-tik kung tawagin. Pagpapasabal kami na ano, na yung pagpuro open na ba? Dahil dito kami nag-ano kung malaking konsumo namin, naabot ng 80. Dito kami nagawin ng medyo marami. Laking pakinabang sa amin itong mga isda na to. Pag walang huli sa payaw, dito kami tumatakbo. May mga 10 bangka kaming nagpalipas ng ilang gabi sa laot ng Panatag Shoal. Sa gabi, karamihan sa mga mangingisda nasa isang bahagi ng bahura nakaangkla. Ang malalaking barko ng Chinese Coast Guard nakapaligid sa amin, kaya ilan sa mga ito nawawala sa paningin namin sa umaga, bumabalik sa paligid ng bahura sa hapon. Walang barko mula sa Philippine Coast Guard sa 3 araw na pananatili namin sa Panatag Shoal. Kahit nga ang pagtungtong namin sa mga nakalitaw na batong ito, hindi pinigilan ng Chinese Coast Guard. Lulubog lilitaw lang ang Panatag Shoal at kung makikita ninyo sa aking likuran, may bahagi na nag-iba ng kulay yung dagat. Yan yung mga mababaw na bahagi ng bahura. May mga ilang bato dyan na sumusulpot. At kung makapansin nyo, may presensya talaga ng Chinese Coast Guard. Nagkaroon pa kami ng pagkakataon na lumangoy sa napakalinaw na tubig. Lalamig ng tubig dito sa Panatag Shoal. Napakalinaw din sa ilalim at maraming maupunay na isda. May layong 220 kilometers ang Panatag Shoal mula sa Zambales. Nasa loob ito ng 370-kilometer exclusive economic zone ng Pilipinas. Noong 2012, sinimulang bantayan ito ng mga barko ng China. Mula noon, hinarang na ang mga Pilipinong mangingisda na makalapit sa bahura. Dahilan kaya inakyat ng Aquino Administration sa International Tribunal ang reklamo. Nagdesisyon ng tribunal na ang Panatag o Scarborough Shoal, isang common fishing ground ng mga mangingisda mula China, Pilipinas at Vietnam. Pero di kinilala ng China ang desisyong ito. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi raw napag-usapan sa kanyang state visit sa China ang tungkol sa Panatag Shoal. Pero nagpahiwatig siya ng magandang balita. Pero ang katotohanan ay dito, tayong nanalo sa korte, pero China naman na may hawak ng Panatag Shoal. Sila yung may tinatawag na operational superiority. Mm-hmm. Tayo may moral and legal superiority. Sila may operational superiority. Lang, so we have to meet no? somewhere in between. Mm-hmm. Yun ang issue dito. So, ito yung reality. Sasabi nila na ngayon na pumayag kayo sa ganyang arrangement. No? Pwede naman pala yung arrangement dun sa Scarborough. Di, pwede dapat yan dun din sa ibang lugar. Particular na doon sa West Philippine Sea. Doon tayo dapat talaga magpanatili ng pag-iingat. Kara 18 hanggang 20 oras ang biyahe bago marating ang Panatag Shoal mula sa Subic. Pero kahit ganito kalayo, talagang dinarayo ito ng mga mangingisda dahil sa gana yung ating likas na yaman dito. Balik sa'yo, Kara. Alright, Bam, ngayon ba ay fishing season dyan sa Panatag Shoal?
Ngayon talagang naghihintay sila ng mga pagkakataon na yung in-between storms, nakikisabay sila rito. Pero pag may malalakas na mga bagyo talaga, talagang hindi sila makalaot dito. Okay, give us an idea, gaano karaming banyera ng isda yung nakuha ng mga mangingisda? Kasi yung bumiyahe ka ng 20 hours, 18 to 20 hours on sea, at sea, syempre malaki-laking gastos yan doon sa gasolina nila. Magkano yung kanilang puhunan at ilang banyera yung nakuha nila? Nag-break even man lang ba yung mga mangingisda doon sa dami ng isda na nakuha nila sa Panatag Shoal? Usually, ang gastos sa gasolina rito, it ranges around 30,000 to 50,000 pesos para makarating doon. And they could say that they would have a break-even na sa kanilang gastos kung nakatatlong tonelada sila ng huli. Yung mga ating, kaya ang norm dito, kapag pupunta sa Calburo, tawag nila sa Scarborough Shoal, tumatagal sila ng mga 5 hanggang 10 araw para mapuno nila yung kanilang kota. Yung aming mismo nasakyan kasi hindi talaga, we're not really expecting na makakapasok tayo. Kaya di sila nagdala ng malalaking lambat nila. Nagtakawin lang kami yung mano-mano sa linya. So kahit pa paano may nauwi rin pero hindi talaga yung marami. Yung mga ibang bangka na nakahalubilo natin, yun, medyo nakakaipo na sila ng mga isda. No? Siguro they will stay a few days pa para makakolekta sila ng requisite amount nila, Karen. Tapos napansin ko, Bam, na merong mga barko ng Chinese Coast Guard na nandiyan mismo doon sa Panatag Shoal. Ito ba ay stationary or pa iba-iba ng pwesto? Diyan sa ano, nagpapatrolya ba sila or it's just in one place? Yes, hindi sila stationary at all. Roving sila, paikot-ikot sila sa paligid namin. May times na parang dumidikit pa sa amin, parang nagmamasid sa amin kung ano yung mga pinaggagawa sa bawat bangka. Anyway, we don't mind. Parang ang setup doon ay walang pansinan, ay walang pakialamanan. Dead ma yung mga mangingis ng Pilipino at yung China. And, pero wala, hindi sila napipirma. May times na parang naka-formation sila, na naka-hilerang yung tatlo, nakaharap dun sa may bukana, minsan paikot-ikot. Pero di katulad noong July talaga na naka-block sila doon sa may daanan at konting nakita nila na may fishing vessel from the Philippines, haharangin nila agad ng speedboat nila. At bukod doon sa mga Pilipinong mga mangingisda, may iba pa bang mga fishermen from other countries, Vietnam, China, yung meron ding claim dyan sa mga pinag-aagawang isla, nangingisda rin ba sila dyan sa Panatag Shoal? Alright, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.